Welcome to the Spirit and Truth Ministries YouTube page. We hope the message encourages you and help deepen your faith and relationship with Jesus. God bless you and happy listening. Kabataan po ay, sabi nga ng Dr. Jose Rizala, kabataan daw ay pag-asa ng bayan. At sa mga kabataan ko na nakikita niyo po sa likod, sa kanila po nagsisimula ang kasiyahan ng Iglesia. Amen. So, yun na, napabuli ng Lord dahil sa patuloy ng buhay na ibinibigay sa ating kapatid dahil ang buhay po talaga ay isang biyaya po ng Lord na dapat ay lagi nating pinapasalamat. Amen. Agree ba kayo mga kapatid? Amen. At sino ba pong hahabol? Magpapasalamat sa Lord. Tandaan po natin ang araw po ng linggo ay araw po ng pasasalamat. Amen. So, hindi lang po dapat tayo Pasko nagpapasalamat sa Lord. Hindi lang dapat tayo pag may okasyon, kapag may natanggap ka, nagpapasalamat sa Lord. Dapat every time na may nangyari sa buhay mo na ibigay sa inyo ng Lord, ipasalamat mo dahil that's according to His will. Amen? So, ano man ang mangyari sa buhay mo, kapatid. Amen? So, huwag nating sayangin. Ipasalamat natin sa Lord. And, sige po, wala na po ba? Salamat sa Lord. Okay natin. May mga kitagong kayo dito, kapatid natin ito, si Lord. Ayan, maganda umaga po mga kapatid. Ayan, masyado mong seryoso yung iba. Pwede pong patingin naman ang maganda yung ngiti. Huwag po yung ngiti nga sa mga kapatid. Patingin po na maganda yung ngiti mula sa kaliwa o punta sa kanan. 1, 2, 3, go! Ayan, merong nga ngiti na labas po yung ano, kung ano mo yung labas. Pero okay lang yan. Mabuti ang Lord mga kapatid kasi may mga bagay talaga. Alam mo yung ang feeling na parang secured ka na sa bagay na to, lalo po sa trabaho mo. Masyado po akong komportable at masabi ko talaga na, excuse me, masabi ko po na parang okay na. Parang okay na ako dito, pero sabi nga, may mga bagay talaga hindi natin mahawak mga kapatid. Ganun po yan. At nangyari nung nakaraan, sabi ni Barik Digong, titigil na yung connection sa US at Pilipinas. So, isa po sa mga kliyente namin mga kapatid, nagalit po. Sabi nila, sinasampal-sampal kami ng presidente nyo ah. Loko yung presidente nyo, parang gano'n. At sabi niya, sige, pulat po yung account. Nga nga kami mga kapatid. Nga nga kami lahat, nagulat kami na kung anong nangyari, anong nangyari. At ginun din sa po ng manager namin na i-proceed yung nangyari. Pero sabi niya, wala na mga pagbago daw sa plan niya. Pero yun. Nga kami mga kapatid, nung nawala kami ng trabaho, hindi po ako na nanumba, pero mayapa naman ako at sabi ko nga siguro ito na yung time, lilipat na naman ako. So ayan mga kapatid, nung Friday, nag-apply po ako at may tumawag sa akin. At kaya po wala ako nun overnight at napakatagal na proseso sa apply. At yung mga kapatid, ako po kasi yung tao na hindi po magaling sa mga bagay-bagay, lalo na po sa English. Nag-aaral po ako, lagi po talaga akong mabog sa English. Okay na po sa akin, hindi magkaroon ng 79. Okay na po ako nun, pero ito na nga kasi nag-apply po ako dyan sa Tendecitas po. At yun na, interview ako. At kung ano nung pinagsasabi ko doon na hindi ko alam. At pinag-exam po nga kasi hindi ko po maintindihan ng exam kasi magkano po yung nagkano, may person na pwanta ang tawag doon at may pakinggan ka at tapos iintindihin mo ang sinasabi eh hindi po ako magaling mga sa mga ganun mga kapatid. Sabi ko talaga Lord, kung ano man ang will nyo, ano man ang plano nyo sa akin, basta kayo na bahala. Pero deep in my heart meron po akong desire na Lord, ito po yung weaknesses ko sa buhay na hindi ako magaling mag English, hindi ako magaling mag pronounce ng words. Pero sabi ko Lord, dapat i-master ko ito. Dapat i-build up ko itong bagay na ito. At yun nga, nag-apply po ako mga kapatid. At ang dami pong exam. At kung ano yung mga exam na yun mga kapatid. Pero ayun, at the end part, at pinakakinabahan ako mga kapatid kasi umabot mo ako ng final interview mga kapatid. At yun nga, interview ako ay kinakabahan po ako mga kapatid. Kasi ang galing nung nag-interview sa akin ng babae, ginamit ko po yung aking pagiging makulit. Sabi niya kasi, how are you Arniel? Sabi ko, I'm doing great, how about you? Sabi ko, ganun ako din na. Ginawa lang po siya, sabi ko, you are beautiful. Sabi ko, ganun. Siyempre, para ano. Busy, you know. Ayun na kasi,
sinabi ko sa kanya, tapos noong una kasi parang bad trip siya sa Village Final na hindi siya. So napangiti ko siya mga kapatid, sabi ko, pinapangiti ko siya, ayos ko. So ayan, paano nang pinagsasabi ko at at the end part mga kapatid, salamat sa Lord, mag-restart na po ako next week. Contract sa company at mabuti po ang Lord. Alam niyo mga kapatid, habang nag-exam po, kasi hindi ko po maintindihan yung pinagsasabi. Sabi ko, Lord, kung will niyo po ito, papasama dito. Ayan na kapatid, at pumasapoy. Pwede nga Lord, Lord, pag pumasa naman ako dito, ito talaga. At hindi nga mga kapatid, ang dami po exam at maraming beses ko po sinabi na ito siguro yung plan ng Lord para sa akin at may iba naman. Buhay dito yung mga kapatid, mahirap pero kailangan kumaban. So ayun po sa Lord ang lahat. Amen. Napakabuti na Lord mga kapatid. Doon ay po na pagbabala ang ating kapatid dahil isang linggo, dalawang linggo lang ata siyang walang trabaho na tenga. Pero alam niyo mga kapatid, kapag ang Lord talaga kumilos, wala makapigil. Amen? Kahit anumang pagsubok yan, pag sinabi mo ang Lord kumilos, hindi na talaga yun. Wala tayong magagawa. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, darating at darating ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. At tatawag pa tayo ng isang mga salamat sa Lord. Tawagin natin Sister Dayan. Big up your birthday. Ayun. Magandang umaga mga kapatid. Gusto ko lang magpasalamat sa Lord kasi matagal nang overdue yung pagpasasalamat ko sa Lord. Kasi lagi ako nauunahan. Ngayon, parang dami natin yung oras. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa trabaho, lagi niya akong kinagabayan at saka niya akong kinagabayahan. At saka, alam ko na nakikita sa tayo ng favor lalo sa Lord. Kasi mga kapatid, dito po sa trabaho ko, isang taon pa lang po ako, parang up to 2 years pa lang. Tapos, marami ng mga manager na dumating, na umalis din, nag-resign, na parang kami lang yung malatag doon. Tapos one time, sabi sa amin, mag-open daw ng bagong department doon sa team namin. Kinausap kami ako ng general manager namin na parang, uy, baka gusto mong mag-apply kasi may opening kami ng parang manager. Sabi ko, actually, wala akong naiisip ng mag-manager mga kapatid kasi marami kong trabaho yun. Iwas trabaho po tayo. Magtrabaho na naayon sa sweldo. Sabi ko, ayoko po kasi nga baka maraming trabaho. Sabi niya, hindi, okay lang yan. Sabi ko, di sige, kung hindi naman ako ng Lord, wala akong magagawa, di ba? Kahit lang yan, kung gusto ng Lord niya lang doon ako. Sabi niya, oo, ganun nga. Yun pala mga kapatid, Christian din pala siya. Sabi ko, ay nakakatawa naman, Christian din pala siya. So, ang maganda doon mga kapatid na naiintindihan niya yung ginagawa ko dito sa church na sabi niya, kapag may kailangan kang schedule, kapag kailangan mo umalis ng maaga, papaalam ka lang sa akin, walang kaso daw sa kanya. Sabi ko, yun, okay, pwede. Okay, pwede. Ayun, tapos, ang bigger blessing pa na naisip ko from the Lord talaga is, nung nalapasan lang ko ng October, kinausap na ako ko ng quality at ating namin na parang, may passport ka ba? Sabi niya meron. Sabi ko, bakit ano meron? Sabi niya, kasi since mag-open ka yung bagong account, kailangan namin magpadala ng mga entry doon sa US. Sabi ko, wow, US! Parang person mo nga lang kung lumipad ng aeroplano noong nakaraan at doon lang ako ng punta sa Negros. So, ngayon, biglang US na agad ka lang, level up! Grabe naman, grabe. Tapos sabi ko, kaso wala akong passport. So, paano po yun? Wala na lang akong passport. Wala na mo bang panasa? Sabi niya, sige, hintayin natin ang mga ilang video. Kaso, pinag-pray mo na talaga. Wala talaga akong makuha ang appointment mga kapatid ng schedule ng passport. So sabi ko sa loob-loob ko, di na nga, sige na ka, okay na lang. Baka ayaw din ng Lord na mapunta ka ng UN. Kasi baka may mag-PNPR na siya. Sabi ko, baka hindi na. Okay na sa akin na hindi ako makalating. Hindi ako makasama doon. Tapos, yun lang ako kinausap. Sabi sa akin, ako yun na, hindi na pwede mahintay. Kasi kailangan by January, andun na kayo. Kasi yung schedule ko dapat, alas December 4 to 10.
Okay, since yung schedule pa ng passport December 9, wala na, mag-apply na doon ng visa, so pamakukin na nga, wala na. Minubi na ng January, mga kapatid. January na yung sige last hour, January na yung last service natin. Eh, wala pa rin. Alam ko, sige na, suko na ako, yung mga talaga yung ito na yung feeling. Naku, sabi sa akin, ah, ganito na lang, kasi meron kami bago sa Poland naman na, sabi ko, ay, parang mas maganda doon kaya sa US, sabi ko. So, ayun, parang nagkamasalamat ako kasi although nag-close yung isang opportunity, meron kang bago opportunity na hindi naman talaga ng favor ng Lord kasi kung hindi ka pwede dito, dito ka, parang mas maganda dito eh, huwag ka dyan. So, yun ang nakikita ko, hindi ako pinanghihinaan ng loob dahil alam ko na kahit paano ang Lord at ibigay ng Lord yung mas makakabuhay para sa'yo. Kaya ngayon, sa trabaho ko, although mas maraming trabaho, mas dinali po din ako sa training. Nag-train po ako ngayon, pero yung katulad niya sabi niya sa Sir Chaser, nagtatrabaho, nagtatrabaho, nagtatrabaho. So, yung mga okay lang kasi ginagawa naman natin, mga kapatid, kahit trabaho yan, pag-aaral, ang ginagawa po natin ay ginagawa natin para sa Lord. Kaya, sa Lord po pinatay ng lahat ng mga. Kaya napakabuti ng Lord, sabi nga, promotion ay nagagaling hindi sa kalwa, hindi sa kanan, kundi sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, tuloy po talaga na pagpapala, nagagaling sa ating Lord. Dapat hindi natin kinakalimutan na ipasalamat yan dahil baka naman kunin ng Lord, bawihin ng Lord, bawihin niya natin ipasalamat. Dahil ang sigreto po talaga sa pagpapala ay maging grateful tayo. Amen? Sa pinakamaling na bagay na naranasan mo. Amen? Hindi na po tayo papakatagal. Sa mga gusto mo magpasalamat sa Lord, pipinan po natin niya for next week. Meron pa po ba? So, wala na po. So, ayun. Tawagin na po natin yung mga maghahandog ng awit para sa Lord, yung ating cross, ng ating mga kapataan. Sila po at ay aawit. Kakanta para sa Lord. Mabigay po tayo sa Lord na may pasasalamat kung nila po natin yung offering niya and thanks. And magpapati po tayo sa ating mga nagalit. Kung meron man, and bye God sa Lord na para.